Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo, mga daddy ko, mommy ko, tropa ko, and welcome sa aking channel, ang Daddy Cool World Channel. So, yun, panibagong araw, panibagong kwento na naman, then, nandito na naman po tayo, no? Sa isang portion ng Daddy Cool na tinatawag kong Daddy Cool, Daddy Cool, Daddy Cool, Daddy Cool, Daddy Cool, Real Talkan. No, so yon kasi ito po mga tropa ko, no. Mahilig ako mag-Real Talkan kasi meron akong mga parang hindi naman sa hindi sumasang-ayon, no. Meron lang talaga akong mga some things na medyo hindi sang-ayon sa kung ano man ang finifeed sa atin ng ating society, no. So, meron kasi na yung iba since tinatanggap ng marami o ito yung sinusunod ng mas nakakatanda o mas nakakarami, talagang tinatanggap nilang kahit na labag sa kalooban, no. So, gusto ko kasi mga tropa ko na ma-real talk yung mga bagay-bagay na tinanggap na natin, no. Tinanggap na ng madla, no. Tinanggap na at parang ginawa ng tama, no. Parang naglagay tayo ng standard na tama kahit na labag sa kalooban natin. At dahil yun na yung sinusunod ng karamihan, feeling natin napakasama natin tao, no. So, but yun nga, real talkan tayo, and bahala na kayo kung paano nyo i-assess yung mga pinagsasabi ko. But for today, no, ang pag-real talkan natin is gaano nga ba dapat kalaki ang extent ng pagtulong, no? Or hanggang saan nga ba dapat ang extent ng pagtulong, no? Since mga we are Filipinos, no, we are very helpful and very yun. Patulungin tayo, no. But yun nga ang gusto kong malaman, or gusto kong pag-real talkan natin is kung hanggang saan nga ba dapat yung extend ng pagtulong natin, no. So yun, tara, kwentuhan tayo. And yun na nga, no. So yun na nga ang mahiwagang tanong, no. Hanggang saan nga ba dapat ang extent ng pagtulong? Kasi sa atin mga Pilipino, no, normal sa atin, o talagang nasa dugo na natin ang pagiging matulungin, no. Nandyan yung nandyan yung tipong kahit na matanda ka na, no, kahit na walang wala ka, tutulong at tutulong ka pa rin dahil nga sa yun, nasa dugo mo eh. At saka kapag tumanggi ka sa paghingi ng tulong ng iba, parang nakaka-guilty, no? Alam mo yun, na tipong parang ang sama-sama mong tao kapag hindi mo tinulungan yung taong humihingi sa'yo ng tulong, no? So, parang kumbaga, parang ang sakit sa pakiramdam kapag hindi mo natulungan yung taong humihingi ng tulong sa'yo. No, to the point na kahit na busit ka na sa taong yun, gusto mo pa rin siyang tulungan. Lalo na kapag nakita mo yung kalunos-lunos na nangyari sa kanya. Yung kahit tipong kahit yung tipong binurog niya yung pagkatao mo noon habang wala siya, pero kapag nakita mo na siya ngayon, tapos nasa karumal-dumal siyang kalagayan, talagang maantig ang iyong puso at damdamin, ano? No, so yun na nga. Pero ang pinaka anong tanong diyan, no, hanggang saan nga ba dapat ipat-ipat ang extent ng pagtulong, no? So for me, ang extent ng pagtulong naman kasi is depende yan sa iyo, no. So kasi para sa atin, kumbaga parang inano na kapag sobra-sobra yung blessings na nakukuha mo, dapat mong i-share. Diba? Parang ganun yung parang ganun yung finifeed sa atin ng society natin. Na kapag sobra, yung mga nakukuha mo, i-share mo. At ito pa ang malupit dyan.
kapag hindi ka nag-share, no, malamot ka. No? Pero, para sa akin kasi, ano eh, walang taong malamot. No? Walang taong malamot. I mean, bakit kasi, no, ganito kasi yung mindset ng tao eh, no? Kapag kaya mong tumulong, dapat, no? Dapat tumulong ka. No? Kapag kaya mong tumulong. Lahat naman ng tao kayang tumulong. No? Depende nga lang sa kaya mong ibigay. But kapag sobra-sobra at hindi ka tumulong, no? Or maliit lang yung itinulong mo, nagiging madamot ka. No? Which is, para sa akin, I find it hard na sabihan ng isang tao na madamot. Kung ayaw nilang tumulong, bakit mo pipilitin? Diba? It's their right. It's their right na kung nasa sa kanila kung dapat ba silang tumulong o hindi. Diba? Hindi nila obligasyon, no? Mga tropa ko, hindi nila obligasyon na tumulong. No? And no one should tell a person na tumulong sa ibang tao. No, nasa sa kanila yan, ang pagtulong ay dapat bukal. Diba? Na ang hirap naman nung tulong ka ng tulong, pero pinagmumura mo naman yung mga taong tinutulungan mo kapag nakatalikod sila, o kaya sa isip mo mga palaasan na lang. Diba? Dapat ang pagtulong is always from the heart. No? At ang dapat mong itulong, ang extent dapat ang pagtulong mo is nasa sa'yo. Hindi yung kapag sobra, dapat yung sobra na ibibigay mo. No? No? Hindi. Kung halimbawa, sobra. Halimbawa, may sobra kang 10. Dapat ba ibigay mo yung 10 yun sa ibang tao? No. Diba, nasa sa'yo yun. Kung gusto mo ibigay lang 2, sige. Kung gusto mo ibigay lang 8, sige. Kung gusto mo ibigay lahat, sige. Diba, but no one should tell you na ibigay kung ano man yung sobra sa buhay mo. Especially kapag pinaghirapan mo yun. And God gave that to you. Diba? Si Lord ang nagbigay ng blessings na yan. Diba? Hindi ka ni-require ni Lord na paghirapan ang isang bagay tapos ibibigay mo sa iba. I'm not saying na maging ano ka, na yun, sinasabi ng tao na madamot ka. Diba? It's your right. Diba? It's always your right kung gaano kalaki ang ibibigay mo. Diba? Andyan kasi yung ano eh. Kapag halimbawa, yumaman ka. No, yumaman ka. Sobra-sobra na lahat ng blessings na dumarating sa'yo. At kapag hindi ka tumulong, or kapag, ano matawag dito? Kapag tumanggi kang tumulong, madamot ka. Yan ang sasabihin sa'yo ng marami. No? Especially yung mga taong nung nasa baba ka pa lang, no? Na binababa ka palalo. Diba? Yung naging inspirasyon mo para magpursige. Diba? Yun pa yung mga taong kapag umangat ka, yun yung unang hihingi ng tulong sa'yo. Mga himba yung mga yun. Himba talaga. No? But, for me, tulungan ng tao. Diba? Tulungan mo kung gusto mo. Diba? Kung hindi, it's your choice. You have always the right how to use the blessings that God gave you. Diba? Hindi ka madamot at walang tao madamot. Mga tropa ko yun. No? Walang tao madamot dahil ibinigay sa kanila yun. Diba? Tinitesting ni Lord kung paano mo gagamitin yung blessings na ibinigay sa'yo. Diba? Dahil kaya ka binigyan ng pasobra para i-appreciate mo yung blessings na yun. Diba? And sasabihin mo na fulfilling yung ano? Fulfilling yung ibibigay mo yung sobra mo? Yeah, it's fulfilling. But, satisfied ka nga ba? Huwag ka magpaka-plastic mga tropa ko. Huwag ka magpaka-plastic. Diba? Kasi, lalo na kapag marami kang biglang nagiging pamilya. Kapag umunlad ka, bigla kang you rose from the dust. Tapos, magsusulputan na yung mga kung sino-sino ka, mag-anak mo, tito mo, tita mo, mga kung sinong leche, mga tropa mo, no? So, yan, bigla yan eh.
Diba? At ito yung ano yun, ito yung pinaka iinisan ko sa lahat sa topic na to. Yung sasabihan ka ng ano, yung sasabihan ka ng marami ka namang pera eh. Diba? Tulungan mo na ako. Diba yung parang tipong you are required tumulong. Diba? You are required to help. Diba? Kasi sobra eh. Sobra yung mga blessings mo eh. Yung parang nangyayari, yung ibang tao, nire-require ka ng tulungan sila. Makabuha ka ng inang itong mga hype na ting. No? Yung tipong pag nakita nila yung kakilala nila, kaya silang tulungan, wala na silang gagawin sa buhay nila kundi humingi ng tulong. At parang isinasampal pa sa'yo na mayaman ka naman. Yung mga tipong gantong linyahan, no? Yung tipong, sige na, tulungan mo na ako. Kasi, ano naman, para sa anak ko naman to eh. Tsaka, sobra-sobra naman yung kinikita mo buwan-buwan eh. Tulungan mo na ako, ganito ganyan. Tapos, susunod na buwan, ganito na naman. Sige na, ano naman, kikita ka naman eh. Dodoble naman yung kita mo. Kaya, tulungan mo na lang ako kasi ganito naman, ganito ganyan. Ikaw, nakakaangat ka. Ako naman eh, ganito lang ano ko. Diba? So, eto yung tanong yan. Tinutulungan mo nga ba talaga yung taong yun? Diba? For me, hindi mo tinutulungan mga buha ka ng inang yan eh. Parang tinutulungan mo lang silang maging ano, maging tamad. No? Maging palaasa sa'yo. Kasi alam nila, na kapag lumapit sila sa'yo, itutulungan mo sila. Which is mali. Diba? It's okay na tumanggi sa humihingi ng tulong. Diba? It's a kind of way para ano eh, para turuan sila kung paano magpursige sa buhay. Kasi kung palagi mo na lang tutulungan yung mga buwakan ng inang yun, wala. Hindi na yung gagalaw. Hihingi na naman hihingi ng tulong sa'yo yan. Diba? Yung extent ng pagtulong mo, dapat nililimita mo rin doon sa point na magpupush through yung taong yun, yung humihingi ng tulong sa'yo na magpursige. Kung halimbawa, humingi sila ng tulong para sa negosyo, sige, tulungan mo. Diba? Yun yung pagtulong. Humingi ng kapital at kaya mo naman magbigay, tulungan mo. Pero, eto, pero kapag humihingi na sila ng tulong para pampasahod ng tao, pambili ng mga kung ano-ano, at nakikita mo hindi na mamanage ng maayos yung negosyo, no? Tingin mo tutulong mo pa ba yan? Di ba hindi na? At ang extent ng pagtulong is i-assess mo yung taong hinihingi sa'yo ng tulong. No? Kapag nakikita mong masipag naman at gumagawa ng paraan, madiskarte, sige, tulungan mo. Pero kung nakikita mong tatamad-tamad itong hinayupak na himba na ito, ang himba, tutulungan mo ba? At palaging, at ito mga tropa ko, huwag yung tutulungan yung taong nananampal ng kung ano mang blessings na makukuha mo sa buhay. Yung tipong palagi sasabihin sa iyo na kailangan mo silang tulungan kasi sobrang marami ka naman. Marami ka namang pera, marami ka namang kung ano man ang kailangan nila. 'Di ba? Sobra-sobra naman. Tapos pag siningil mo yan, wala. Yun din ang isasampal sa iyo. Mayaman ka naman. Sobra-sobra naman yung nakukuha mo. 'Di ba? Yung parang kasalanan mo pa na nagpursigin ka sa buhay, yumaman ka. Hindi naman kaya, kasalanan mo pang naging mayaman ka. Naging mayaman ng tatay at nanay mo. Diba? Pero mas malapit dun yung ano eh. Yung nagsumikap ka. Diba? Kumayod ka ng todo. Tapos, nung magka-level pa lang kayo, wala siyang ginawa kundi kutsaini ka. Na i-down ka pababa. Tapos, nung tumaas ka, gusto niya kasabay kayo. Diba? Hindi ko sinasabing ano, hindi ko sinasabing gumanti ka sa kanya. Ang sinasabi ko lang, no, yung tulong or yung extent ng pagtulong na dapat mong ibigay is yung tulong na magpupusa ka nila para magpursige sila. I don't know what this is, diba? But it's kind of hot. Kasi lalo na kapag nagsimula ka sa baba, alam mo yung hirap. Alam mo yung hirap ng ano eh, na pagdadaanan mo para umangat eh. Diba? Kaya talagang maaano mo sa sarili mo na kailangan mong tumulong.
Diba? Pero hindi mo dapat tinutulungan yung taong walang direksyon sa buhay o walang goal sa buhay. Hindi mo dapat tinutulungan yung mga taong ganoon. Kasi wala hindi yan na ano, hindi yan kikilos, hindi yan gagalaw. Lagi lang yan aasa sa iyo. 'Di ba? Kaya yung extent na dapat mong binibigay sa pagtulong eh depende sa tao. 'Di ba? At depende sa gusto mo. 'Di ba? Kahit kaya, kahit sobra-sobra yung ano mo, depende sa iyo. 'Di ba? You have the right to enjoy the blessings that you've earned. 'Di ba? Hindi ka nire-require ni Lord na tumulong ng tumulong. It's a fulfilling thing, yeah. Right, that's right. And it's a good thing na tumulong. Pero, you have to satisfy yourself in helping others. Dito? Ano, English na ako ng English. Hindi. What I mean is, tumulong ka to the point na you are satisfied. Hindi yung mapapatanong ka na bakit nga ba ako tulong ng tulong? Diba? Yung tatanungin mo na sa sarili mo na ano kaya kung yung tinulong ko dito, pinambili ko ng ganito, yung tinulong ko dito, pinang-ano ko ng ganito. Diba? Yun. You should be satisfied. Diba? You should be happy when you help. Hindi yung magtatanong ka bandang ko na sana pala yung pinantulong ko ng ano, ganito, ganyan. Diba? Yung mag-iisip ka na buti na lang tinulungan ko itong taong to, ganun dapat. Diba? Tapos yung hindi ka mapapaisip na kulang na ba? Kulang pa ba? Diba? Ganun. Mga tropa ko, I advise you na huwag tayong tulong ng tulong basta-basta. Kahit pamilya pa natin yan or what. Kasi kapag tulong ka ng tulong, hindi mo sila tinutulungan eh. Diba? Parang tinuturuan mo silang maging tamad. Tinuturuan mo silang umasa sa'yo. Which is mali. No? So mga tropa ko, yun lang yung ano ko sa inyo. Yung extent ng pagtulong, it should satisfy you. Diba? It should be based on your desire. You should assess the people that you are helping. Diba? And it should help. At kailangan talagang tulungan yung, alam ba yan, yung true meaning ng pagtulong. Diba? And ang true meaning ng pagtulong is yung pagtulong na tinuturuan mo sila na umunlan sa sarili nila. Hindi yung tinuturuan mo sila na umasa sa'yo. That should be the extent of your help. Diba? Hanggang dun ka lang sa point na may iisip nila sa sarili nila na dapat na sila mag-pursue. Diba? Dun mo sila ipupush. Diba? So mga tropa ko, I hope na dapat na sana mag-sink into sa inyo. Dahil napapansin ko sa mga Pilipino, no? Napapansin ko sa Pilipino na mapang-abuso tayo sa pagtulong. No? Kahit sabi mo kapatid mo yan na biglang umaman, kahit sabi mo anak mo yan na biglang umaman, di ba? Kung anak mo, sige, tutulungan ka naman talaga yan eh. Pero hindi to the point na isasampal mo sa anak mo yung mga sakripisyo na ginawa mo nung bata pa sila. No. Hindi. Bilang magulang, obligasyon mong alagaan yung anak mo eh. Di ba? Obligasyon mong ibigay. No? Obligation mong ibigay yung mga pangangailangan nila. Diba? Hindi mo kailangan isampal sa anak mo yung mga ibinigay mo noon. Na dahil ngayon, tumaas na sila, kailangan na nila suklian yun. A great parent or a real parent should not seek for change that they have given. English, brad. No? A true parent must not seek change for the sacrifice that they have given because it's their obligation. It's our obligation
naibigay kung ano man ang pangangailangan ng mga anak natin. At kapag dumating sa point na tumasa sila, maalala nila yan. Maalala at maalala nila yan. Lahat ng hirap at sakripisyo nyo, maalala nila yan. And yun ang magiging extent ng pagtulong nila sa'yo. Na hindi ka nila papabayaan hanggang tumanda ka, yun ang dapat mong ituro sa anak mo. At yun naman sa mga kaibigan mong baka nang inang yan, di ba? You should push them to the limit, to their limit. To the limit na ma-realize nila na dapat na silang mag-push forward, umayos ng buhay. Ganun dapat. Ganun dapat ang pagtulong. Mga tropa cool. Ang pagtulong, no, ay dapat bukal sa iyong puso. Ang inalalim ng sinasabi ko. No? Bukal dapat sa puso yan. Diba? Kapag tumulong ka, dapat turuan mo sila na maging maunlad. Turuan mo sila na makuha kung ano man yung nakuha mo. At ipakita mo sa kanila na kaya rin nilang makuha kung ano man yung na-achieve mo sa buhay. Diba? Hindi yung tulong ka ng tulong. Dahil pag tulong ka ng tulong, hindi mo sila tinatulungan. Tinuturuan mo silang maging tamad. So, that's it, Tropacol. No, ang haba na naman ang sinasabi ko. At hindi matatapos to kapag hindi ko pinutol. Pero, yun lang. Diba? Yung extent ng pagtulong natin is depende sa'yo at depende sa tao tutulungan mo. So, mag-assess tayo bago tayo tumulong. Diba? And yun. And yun. Thanks for watching for today's video and I hope na medyo na-enlighten ang mga millennials, no, mga tao ngayon, no, sa pagtulong. Kasi masyado tayo mababait eh, mga Pilipino. No, sa ibang bansa, 18 years old, nagsasarili na. Diba? Pero tayo, dahil sa sobrang pagkamatulungin natin, no, kahit may apo na, or may apo ka na sa tuhod, eh, tulong ka pa rin ng tulong. No, at kapag naawa tayo, eh, tutulong talaga tayo. Diba? Huwag tayo magpadala sa awa. Diba? Kasi yung totoong meaning ng pagtulong, for me, ang totoong meaning ng pagtulong is pagtuturo na dapat mag-push, no? Turuan mo yung taong yun na mag-push hard sa buhay. Diba? Hindi umasa sa iba, hindi umasa sa iyo. At ikaw hindi ka umasa sa iba. Diba? Alam mo yan. Alam mo yung hirap. So dapat ituro mo sa kanila kung paano nila malalampasan yun. Yun ang true meaning ng pagtulong. No? So, yun mga tropa ko, hindi ko napapabahin ang outro nito at napakahaba na ng explanation ko. And basta sa inyo yan. Kasi nyo, huwag kayong mag-guilty kapag sinabi ng tao na madamot ka, hindi kayo madamot. It's just your right to help. Diba? It's just your right to enjoy your blessings. Okay? Okay. So, yon. Thanks for watching for today's video and don't forget to like, share, comment, subscribe, and click nyo natin yung bell button para updated kayo sa aming daily vlogs. And tuloy-tuloy lang natin ang pagpapalaganap ng Daddy Cool Fever na ngayon ay singat pa lang but eventually kakalap na yan sa buong Pilipinas and sa buong mundo. No? Tuloy-tuloy lang tayo sa pag-subscribe para makuha natin yung 3D Origami Vase V6, no? V6 ni Akhang Handmade, yun yung channel niya. But si Trans nga siya, Thailand, 3D Origami, ano siya, yun, 3D Origamier. No? So, ililink ko na lang sa description yung page niya and syempre nakatag naman siya. No? So, panoorin nyo rin po yung mga ganito. Yung mga ginagawa niya, mga 3D, mga katulad ni Kolokoy. Yan, no? So, dun siya nakabase. No? So, yun. Thanks for watching for today's video. And, see you when I see you and bye! Himba! Stop my mouth.